So hello everyone, I'm back again with another successful passenger. This time iba yung country of destination niya, which is yung Bahrain. So alamin natin yung story niya. Ano nga ba yung preparation niya sa documents niya? Ano mga ba yung mga nakatulong sa kanya? Sino din yung mga nakatulong sa kanya sa pag-prepare niya ng documents? Ano yung pinagdaanan niya sa immigration officer at saka yung mga advice na pwede niyang ibigay sa inyo para sa upcoming tour niyo. So without further ado, let's welcome our guest for today. Hello po. Ako po pala si Nyssa Sanchez po, taga Cavite. Nagtitinda lang po ako sa Pinas po. May maliit po akong sari-sari store po. Pero ex-OFW po ako ng Bahrain ng since 2014 po. Tapos last pandemic po, umuwi po ako. Bali, pahingi lang po ng 2 years po. Pero last 2018 po, pumunta po ako ng Bahrain as a visit visa din po. Then nag-convert po sa work, then umuwi po ako ng 2020. So, 2 years kang ex-OFW sa Bahrain, tama ba? Apo, bali, pangatlong balik ko po yung pang-apat ko po ngayon. So, from 2014 to 18, nakatatlong balik ka ng Bahrain. Apo. Tapos ngayon, yung pang-apat. Apo. So, yung una ko pong alis, working visa po. Pangalawa po, working visa. Tapos last 2018 po, visit visa po, convert to work. Tapos ngayon po ulit, visit visa po ulit. Ah, okay, okay. Okay, punta tayo dun sa documents mo. Ano yung mga niready mong documents? Ano yung naging preparation mo? Paano ka nag-start mag-prepare ng documents? Ano po, bali, madami po eh. Kasi yung sa side po ni Mama, hindi po kami makakuha ng AOS. Kasi nga po, nung time na po yon may mga kulang pong requirements si Mama. Nakatatong balik po siya ng embassy. Yung unang punta po ni Mama, kulang po ako ng humingi po ng marriage contract ko po. Tapos that time po, nag-process po agad ako ng marriage contract. Tapos after 3 days, bumalik po ulit si Mama ng embassy para ibigay na po. Nung pangalawang balik niya po, may hinihingi na naman po si embassy panibagong requirements po. Na issue housemaid visa nga po si Mama, kailangan po ng authorization letter ng amo niya at ng CPR ID po. Tapos, nung na-provide na po yun ni Mama, pangatlong balik niya po, yung passport po ni Mama, wala na po. Kasi po, on process na po yung visa niya ng UK. Kaya hindi po kami nakakuha ng AOS. So, ang niready ko po kay Mama ay passport copy po, visa copy, CPR copy po. Tapos yung old OS niya po, last 2016, nagbakasakali po ako, dinala ko pa rin po. Tapos yung UK visa niya po. Yun lang po. Tapos sa akin naman po, sa akin po madami eh. Yung visa ko po, return ticket po, passport ko po, permit po ng tindahan ko. Tapos, ano po ba yun? Yung papel po ng mga aso ko, sinama ko na po sila eh. Yung papers po nila para if ever po, baka sakaling makalusot po, yung mga, ano po, yung mga bakuna po nila, nilagay ko po lahat doon na, pati po yung katunayan na ako po yung may nagmamayari sa kanila since 2018 po. Yun lang po yung niready ko po. Tapos PSA po pala, marriage contract, birth certificate po. Yun lang po yung mga documents kung niready ko po. Okay, so bukod sa akin ba, may iba ka bang ano, na nakakausap? Nanood ka ba ng YouTube, ng mga vlogs, parang ganun? Ano, kayo lang po. Kayo lang po yung pinapanood ko po. Tapos sa inyo lang din po ako nagtanong. Regarding requirements po. So yun nga, naging part ng journey mo yung channel. Oo, sobra. Kasama yung mga nag-share din ng ano ng experience nila. So yun din yung nakatulong sa iyo. Oo. So ngayon, makakasama na din kita. So isa ka na rin sa mga makakatulong sa iba. Okay. Sige, ikwento mo yung ano immigration experience mo kasi 'di ba? Nahold ka ng matagal.
Sige, kwento mo sa kanila. Oo. Ano yung ganito yon? Bali, umalis. Ang flight ko po pala ay 12:50 po ng tanghali. Bali, na-delayed po kami ng flight. Naurong po ng 1:50 hanggang naging 3:10 po. Tapos umalis po ako ng bahay ng 6 a.m. po ng umaga. Tapos nakapasok po ako ng airport po ay 9:15 na po. Pagdating ko po doon, ang haba po ng pila sa check-in counter. So ayun po, nag-online check-in po agad ako. Bali, 15 minutes lang po, nakapasok na po ako ng immigration. Madaling-madali po ako eh. Pagpasok po ng immigration, wala pong pila. Dapat mo mamili pa po ako eh. Doon po ako Anong papunta airport sa ka lalo. pala? Terminal 1 po. Okay. Pagpasok ko po ng immigration po, wala pong pila. Dapat po pupunta po ako dun sa lalaki. Kaya lang po yung babae po, kinakawayan na ako. So pumunta po ako sa kanya. Tapos tinanong niya po ako, saan ang punta? Sabi ko nga po, Bahrain. Visit visa po ni mama. Kinuha na po yung passport ko, papers po ni mama. Binigay ko na po. Yung unang IO po, mabait. Parang smooth nga po eh. Kaya lang po yung katabi niya pong IO, nakialam po sa visa ko. Sabi niya, bakit ganun? Visit visa ka ng mama mo. Dapat family visa yung naka-indicate dito, hindi visit visa. Ayun, hinold nila ako, dinala nila ako sa immigration number 2. Tapos pagdating ko po sa immigration number 2, 12 po kami doon na naka-hold. Ang dami po namin, halos lahat po pa Dubai. Ako lang po yung Bahrain that time po. Bali, kinuha na po yung passport namin. Bali, naghintay po ako ng isang oras mahigit bago po ako natawag po nung yung ayong babae. Di kinuha na sa kanya na nga po yung passport ko. Tinanong po ako ni IO na oh, chineck ko yung travel history mo. Ex-OFW ka pala. Then last 2018, visit visa ka, hindi ka na bumalik, nag-work ka doon. Sina, o sige nga, paano kita pagkakatiwalaan ngayon na this time sa visit visa mo, babalik ka? So sabi ko naman, kasi po, ma'am, last 2018, wala po talaga akong work noon. Wala pong business po. May opportunity pong dumating na nag-visit visa ako. Ginirab ko na po siya. O kaya Oh. nga. So naging Tapos ano sabi ka din talaga, naging honest ka. ko, opo, sinabi ko po Sinabi mo yung talaga. totoong reason. That's Kasi po, good. pag nagsinungaling po ako, baka yung susunod na tanong niya po, hindi ko na po masagot ng maayos. Tapos sabi niya po sa akin, o ayun, i-offload kita. Kasi hindi kita mapagkakatiwalaan eh. Pag inako kita, alam ko hindi ka babalik eh. Tapos sabi niya sa akin, may AOS ka ba? Sabi ko, wala po, hindi po nakakuha si mami. Pero yung form po ni mama ng AOS na galing sa embassy, may copy po ako. Patingin ako, sabi nung IO, masungit eh. Patingin nga, di binigay ko po. Tapos chinek po nila yung mga pirma kung parehas po siguro ng mga taga-embassy. Tapos sabi niya, oh, parehas ng pirma. Di na nga po. Tapos sabi nung babae, nung IO number 2, i-hold pa rin kita, i-offload kita, hindi ka makakaalis. Sabi ko, sige naman, bigyan niyo naman ako ng chance na umalis, babalik naman po ako eh. Tapos sabi niya, anong proof mo na babalik ka? Sabi ko po, may tindahan po ako, pinakita ko po yung permit. Sina, o bakit? Pwede mo naman pabantayan niya sa mga kamag-anak mo ah. Hindi yan magiging proof na babalik ka talaga. Tapos sabi po nung IO number 2, o sige, tatanungin kita, bakit ba gustong-gusto mo bumalik ng Bahrain? Sabi ko kasi po, ma'am, actually po may aso po ako doon. Dapat po kasi na umuwi ako ng 2020, kasama ko na sila. Kaya lang po, may travel ano po noon eh. Hindi po sila allowed ng airlines na isakay po ng eroplano that time dahil nga pandemic. Tapos sabi nung IO sa akin, bakit? Mapapatunayan mo bang aso mo yung mga yon? Tapos sabi ko, opo, nilabas ko po yung lahat ng documents nila. It's good po dahil na-print ko po lahat. Tapos tinitignan na nga po. Tapos sabi ni IO number 2, ano, kasi ba't aso ka ng aso doon? Hindi ka naman taga doon. Pag ganyang mga dayo lang, wag na mag-aso doon. Pati tuloy yung pinoproblema mo, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, sige naman, payagan niyo na ako, ma'am. Kasi itatravel ko lang po yung aso ko. Tapos sabi sa akin ni IO, o sige nga, kung papayagan kita, bakit 1 month ang visa mo? Sa ako, kasi ma'am, magpa-process pa po ako ng mga permit po nila. Hindi ko po sure kung kailan po ako matatapos. Pero if ever po matapos ako ng mas maaga po, yun po, uuwi po kami ng maaga. Tapos sabi niya, ay hindi pa rin, kailangan ko ng AOS mo.
Tapos nakita ko nga po, check niyo na po yung ano, yung not allowed. Di parang napanghihinaan na po ako ng loob. Tapos sabi ko, sige na ma'am. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka maingay, ang ingay-ingay mo, nag-iisip pa ako. Sabi sa akin ni Ayo, ang ingay mo, manahimik ka. Talaga? Opo, ginanong niya po ako. Ang ingay mo, manahimik ka. Nag-iisip ako, huwag ka maingay. Di, tumahimik ko ako saglit. So parang naisip ko po na mukhang may chance ako kasi nag-iisip siya. Hanggang sa yun po, kinuha ko po yung phone ko. Pero natatandaan ko nga po, na bawal po maglabas ng phone sa immigration office. Pero nilabas ko po yung phone ko. In-start ko pong ipakita sa kanya yung mga picture po namin nitong mga aso, yung mga video po namin. Pinakita ko po talaga sa kanya. So ko, eto po talaga ma'am, tignan nyo. Kasi, tapos yun nga po, nag-start po ako magkwento sa kanya. Sabi ko, kasi po yung mga asong yan, since baby pa po, 2 weeks, nakuha ko na po yan. Yung isa po, bali adapt ko lang. Kasi ano, ipinabayaan na rin nung ano, kabayan din. Kinuha ko na lang po sila hanggang sa inanuhan ko ng passport kasi plano ko talagang iuwi sila eh. Tapos parang ano po, bumabait po yung IO. Bumabait. Sino, oh, sige, manahimik ka lang dyan. Nag-iisip ako. Bigyan mo ako ng konting oras. Tapos maya-maya tinawag niya yung parang pinaka-head nila. Sino, oh, sandali lang ha. Kakausapin ko lang yung head namin, yung IO number 3. Tapos naghintay ako ng mga kalahating oras siguro. Tapos maya-maya kasama niya na. Sabi niya, sir, gusto nitong mag-travel. Ex ano na to, visit visa, hindi bumalik, ganun-ganun. Tapos wala siyang AOS, ganun. Tapos kinausap ko po, sabi ko, sir, baka pwede naman po, last chance na po talaga. Babalik po talaga ako, promise po, babalik ako. Kahit kunin niyo po yung address namin, babalik po ako. Tapos sabi nung IO number 3 na ano, yun nga. O sige, bibigyan kita ng second chance. Pero under monitoring ka, nababalik ka. Kasi pag hindi ka bumalik, hindi ka na talaga makakapag-travel. Parang ganun nga. Tapos sabi ko, sige po sir, ano, promise po talaga, babalik po talaga ako. Tapos nung nakita ko po, chineka na po yung allowed, nakahinga po ako na maluwag. Tapos in-highlights niya na po. Parang nasa isip, ay, thanks God. Chineka niya ng ganun. Tapos sabi niya, oh sige, bumalik. After ano po yun, almost 2 hours na po ako dun eh. Na naka ano sa immigration office, na hold nga po ako. Tapos sabi ko, ay, thanks God. O sige, punta ka ng immigration number 1, kunin mo yung boarding pass mo, balik ka sa akin. Di, nagmamadali po ako. Bumalik po ako kay IO number 1, kinuha ko po yung boarding pass ko po. Tapos yun na nga po, sabi niya, under monitoring ka, ganun-ganun. Dapat bumalik ka sa date na return ticket mo. Kasi kung hindi, hindi ka na makakaalis. Di, yun na nga po, okay na. Tapos pagdating po, bago pumasok po sa may boarding gate po ba yun, may isang IO pa po pala doon. Na-hold na naman po ako. Siguro po kulang-kulang isang oras ako doon. Di, tinanong po ako. Sabi niya, anong visa mo? Sa visit visa po. Sino pupuntahan mo? Sabi ko, si mama po. Patingin ako ng papers ng mama mo. Di, yun nga po, nilabas ko lahat. Yung ang una ko pong nilabas, PSA ni mama, visa niya, CPR niya po. Tapos ang naibigay ko po pala, marriage contract ni mama, kasi nga po ang apelyido po ni mama sa passport po nung dalaga pa. Ako naman po married na, di parang hindi po magkakatugma. Nung nilabas ko po yung marriage certificate po, tsaka yung kay mama, tapos birth certificate namin, hindi ko po napansin na yung marriage contract ko po pala, mali po pala yung pangalan ni mama. Instead na ligaya po, ang naisulat po yung lola ko po, Rosita. Di, hindi na naman po nagtugma, nakulod na naman po ako. Tapos sabi niya, ano bang pangalan ng mama mo? Sabi ko, ligaya po. O bakit Rosita nakalagay dito? So kapatingin nga po, sir, naku, parang nagkamali po yata kami, sir, ng fill up. Ay, hindi pwede to, hindi pwede to. Tapos sabi ko, pero sir, may PSA naman po kami ni mama eh. Di, yun nga po, tinignan. Tapos chine-checkan niya po, ah, okay. Na, may picture ka ng mama mo? Sa ko, meron po. Di, tinignan niya po. O, iba mukha dito ng mama mo, ha? Iba yung mukha niya sa airport, ay sa passport. Iba yung mukha niya sa picture. Tapos sabi niya po, tingin ako ng cellphone, yung kinuha po nila yung phone ko. Chinek po nila yung, ano, yung conversation po namin, nakatunayan na. Tinatawag ko po siya ng mama. Tapos tinanong din po ako kung magkano po yung dala kong pera. May dala ka bang ano? May magkano yung dala mong pera? Sabi ko po, 40.
Tapos tinanong ko po siya, gusto niyo po makita? Ay, hindi, hindi, bawal maglabas ng pera. Inunahan ko na po siya eh. Baka po kasi ipalabas pa eh. Kasi ako nasa 40 po yung dala ko po. Tapos sabi niya, teka, parang may mali talaga eh. Napatingin ulit ako ng visa ng mama mo. Patingin ulit ako ng CPR ng mama mo. Tapos inulit-ulit po nila. Tapos sabi ko po, gusto niyo po tawagan ko si mama para makausap niyo po. Nakatunayang mama ko po siya. Ay, hindi, bawal. Bawal dito mag-ano ng cellphone. Sabi niyang ganun. Tapos yun po, kulang-kulang isang oras po bago po nila ako inalpasan doon. Tapos nung nakaalpas po ako, takbo na po ako papuntang boarding gate kasi nga po baka habulin pa ako. Tsaka ito pa po, sir, nakarating po ako ng Bahrain ng walang luggage. Nang walang luggage? Opo. Hindi po talaga ako nagdala ng luggage kasi alam ko pong ma-offload ako eh dahil nga po sa travel history ko. Ang dala ko lang po ay shoulder bag ko po, tapos isang maliit na backpack na may isang dalawang pares na damit lang. Wala po talaga akong kadala-dala, sir. Yun lang talaga. Tapos mga requirements lang. Kasi iniisip ko, if ever na ma-offload ako, madali pong makaka-uwi. Eh, takes bad naman po. Dahil yun nga po, nakalusot po. Nasa Bahrain na po. Malaga, nandiyan ka na. Bibili, may mga damit ka pa po dyan? Meron naman po. May mga naiwan pa po ako. Pero may inanuhan din lang din po ako ni mama kasi yun nga rin po yung usapan namin. Huwag ka na magdala ng ano, mag-backpack ka na lang. Ang dala ko po yata parang backpack na pang grade 1. Tapos tinanong din po pala nila ako sa immigration kung ilang luggage ang dala ko. Sabi ko po wala po akong dala, backpack lang po. Tapos sabi po nila sa akin, sigurado ka? Sabi ko, opo, wala po talaga. I-check namin kung may dala ka. Tapos chinek din po nila yung return ticket ko po. Kabado nga po ako kasi nga po baka tanungin ako, bakit ngayon ka lang nag-book ng return ticket mo? Kasi nag-book po ako, ano na eh. Ano, 7 na po na-book ng Monday ng umaga. Dahil nung on the way na po ako sa airport, eh good naman po, hindi na po nila naungkat. Kasi kung naungkat po nila, baka talagang offload po talaga ako. So, yung pinaka nakatulong sa'yo, yung PSA mo. Tapos... PSA. Yung sa luggage mo, alam nilang wala kang dala. Opo. Tsaka ano po, yung papel po ng mga aso ko. Sila po talaga yung nag-tave sa akin sa last, ano po, sa third immigration po. Ayun, tumitingin sila sa'yo. Ay, tumitingin siya sa'yo. Opo, sila po talaga yung pinakalaki charm ko po nung travel na yon. Kasi kung wala po talaga yung papers nila, wala offload na po talaga ako. Babe siya. Bait po. Nakikinig lang siya. Sige. Hi! Parang asong eh. Si ano po siya? Mixed breed po siya ng Shih Tzu at Maltese po. Oo. Masungit ka? Sungit. Masungit siya kasi tulog. Ginising ko. Ay. Yung isa tahimik eh. Mm-mm. Dahil po talaga sa kanila kaya po ako nakalusot. Opo. So, ang sinabi mo, 12 kayo, apat lang kayo nakalusot? Opo. Halos, ano po, lahat po sila Dubai. Mm. Mga tourist po. Tourist visa yung isa po, na-offload po siya dahil wala po siyang bank statement po. Tapos yung the rest po, puro AOS po. Offload po silang lahat. Pagtanong po agad ng IO, nasan yung AOS? Nung sinabi po nilang wala, offload po agad. Wala na pong salisalita. Ay, ganun. Pinalabas na po sila. Yung isa nga po nangangatwiran eh, na hindi nga daw po makakakuha ng AOS yung parang kapatkuya niya po. Kasi nga po, may bracket nga po. Tapos sabi po nung IO, ano, o sige, tsaka ka bumalik dito pag na-comply mo na yung AOS mo. Grabe. Eh, hindi nga makakakuha kasi nga yung salary bracket nga. Yun. Kawawa nga, may yung iba nga umiiyak na eh. Talaga? Umiyak sila din sa harap ng IO? Mm-hmm. Kaya lang sabi nung IO, ano, na sumusunod lang daw sila sa policy. Sabi niya, kahit magalit kayo sa amin, sumusunod lang talaga kami sa policy na pag walang AOS, hindi makakaalis. Sabi, bakit naman ako wala rin akong AOS, pero nakalus. Depende sa IO din talaga, no, kung paano siya mag-a-assess. Kaya, puti yung una nga, akala ko masungit siya.
Pero nung nabanggit ko sa kanya yung mga aso ko, bumait siya. So naisip ko siguro ano to, dog lover to, baka ako may aso din siya. Tsaka ano, kung mahirapan ka man sa immigration officer, kung kumpleto ka ng documents, ano yun eh, pang match mo yun sa IO eh. Kaya nga eh. Diba? Nahihirapan ka man, hirap ka man sa IO, pero kung kumpleto ka ng documents, kaya mong ilaban. Wala lang kasi akong AOS eh. Pero nung last 2018, nung nag-travel ako, ismut lang talaga, ano lang, AOS lang, visa, return ticket lang, okay na, stamp, lusot na ako. Pero yung ngayon talaga, ang hirap. Halos lahat na hold eh. Ang dami talaga na hold na yun. Buti nga, delayed yung flight ko. Kung hindi, wala. Siguro may iwan. Nakapasa nga ako, pero may iwan din ako. Airplane. Para sa Italy talaga to. Oo nga. Para sa Italy. Kasi di ba nag-rebook ako, dapat May 2 pa ako. Kaya pala ako nag-rebook dahil siguro wala rin talaga akong luck ng May 2. O baka talagang May 23 pa ako makakaalis. Everything has a reason. Oo nga po eh. May madali ka man, may rason yun. Kasi ibibigay sa'yo sa tamang date talaga yung pag-alis mo. Oo nga po. Sobrang stress ko na nga po yun eh. Umiiyak na nga po ako eh. Alam ko makakalusot ako o ano. At least ngayon, okay, nakakahinganap mo ng maluwag. Sige, Nyssa. Thank you so much. Thank you din po. Ingat po kayo dyan. Sige, huwag ka sanong magsawang sumuporta. Oo naman. Shiner, alam mo ba yung video mo? Gawa yung agent ko dito. Ano, hindi siya naniniwala na may mga nakakalusot na walang AOS. Alam mo ba yung mga video mo sinend ko sa kanila? Tapos nag-start silang manood. Sabi niya, ay oo nga, may mga nakakalusot nga na walang AOS. Sinend ko yung ilang video ba yun? Siguro 6. Yung mga nakaalis na walang AOS. Kaya parang nagulat sila. Tapos sabi ko, kasi may nakilala akong vlogger eh. Sabi ko, parang siya yung nag-guide sa akin kung ano yung iaano kong documents, kung anong gagawin. Tapos sabi nung agent ko, nako, hindi totoo yan. Kasi sa IO, pag once na wala kang AOS, offload ka. Sabi ko, hindi ah, maraming nakaalis na walang AOS. Nakikipagtalo nga ako eh. Tapos nung nakarating ako ng Bahrain, nagulat siya na, ay, nakalusot ka, ang galing. Sabi ko, oo, nakalusot ako. Kaya yun, pinapanood na rin nila ngayon yung video mo. So ano, oh, hindi rin sila naniniwala din talaga, no? Hindi sila naniniwala. Isolated lang yan na agency from Bahrain. Ano, parang ano lang siya, yung bilihan talaga siya ng mga visa eh. Tapos mga ticket, parang ganun. Travel and tour siya, ganun. So ganun din talaga kahit travel agency na hindi naniniwala. Pero pag pinakitaan mo ng evidence na nakalusot talaga ng mga passengers, maniniwala din talaga sila. Nagulat sila. Sabi niya, ay, pwede na pala namin itong ipang-guide sa mga client namin. Sabi ko, oo, makakatulong yan ng ano, ipanood mo yung mga, ano ka ko niya, mga video. Maraming, ano yan, tungkol ka ako sa visit visa, sa tourist visa. Na, ay, sige, thank you, sabi niya nung bandang huli. Pero nauna talagang against yung mag-travel ako nang walang AOS eh. Na, ayun ako, wag na, ma-upload ka, masasayang lang. Ganun. Maybe yung mga clients nila is mga na-offload talaga, tas mga hinanapan ng AOS, kaya ganun yung mindset nila. Baka. Pero nasa sa'yo naman yung kung paano ka sasagot eh. Ako nga kahit asar na ako, talagang ano pa rin ako, mahinahon ako eh, pero naiinis na talaga ako kasi ang daming tanong. Yung din napapansin ko, number one, yung consistency ng answers sa IO, and then yung completeness ng documents, pangalawa yan. Tapos yung pangatlo is yung mismong purpose mo doon sa country of destination mo. Opo. Yung sa return ticket ko naman po, pinaikot-ikot po nila ako doon. Kasi nga po, ang return ticket ko po ay June 22 ng hapon, tapos makakarating ako ng Pinas ng June 23, pinapaikot-ikot nila ako. Sabi niya, oh, akala ko ba June 23 ang flight mo pa uwi? Bakit ngayon June 22 na naman yung sagot mo? Tapos nililinaw ko rin, isa lang talaga sinasagot ko. Sabi ko, ang sabi ko ma'am, June 22 ng 3,
Tapos connecting flight ako papuntang Riyadh, 7 ang alis ko, kaya ang dating ko, June 23 na ng 10 a.m. Yun at yun lang talaga sinasagot ko. Tapos may isang IO na naman na magtatanong sa akin, oh, anong kailan ang balik niyan? Kala ko ba June 23? Sa ko, 22 sir hanggang, pero 23 na po ang dating ko ng Pinas. Tapos maya-maya na naman, may isa na naman ay yung babae. Siguro nakalimang tanong sila sa akin ganun. O akala ko ba 22? Ba't may 23 dito? Pero isa lang yung sinasagot ko talaga. Yun lang, isang sagot lang talaga. Tapos hindi ako nagpapakita na ano na tawag nito. Nininervyos ako. Mahinahon pa rin. Pero yung sa last IO, nangangatog na ako eh. Yung nung hilingi sa akin yung visa ni mama, hindi ko na mahila sa envelope yung papel kasi nanginginig na yung kamay ko. hindi ko alam kung sa lamig o sa gutom o sa stress, ganun. Tapos sabi nung ay, ba't ka nanginginig? Sa ko, ang ginaupo kasi, gumanon na lang ako, ang ginaupo kasi. Tapos sabi niya, huwag kang kabahan, hindi naman kita kakainin eh. Mabait yung IO eh, yung pang-apat, bakla siya. Mabait. Strict ko lang. Part of the job naman nila yan. Oo. Kasi may authority din naman sila. Oo nga po eh. Ano na lang yung may advice mo sa iba na sa pag-prepare nila ng documents saka pagharap nila sa immigration officer, kailangan ba nilang mag-isip ng mga possible questions sa mga documents nila, mag-isip ng mga possible questions din na pwedeng maging buta sa kanila, something like that? Opo, bali kung haharap po kayo sa immigration at may idadahilan po kayo, siguraduhin nyo lang po na yung dahilan nyo po, kaya nyo pong patunayan. Like po nung ginawa ko po sa mga aso ko po, sila po yung idinahilan ko na babalik ako. As in, may supporting documents po dapat. Kasi kung hindi po, talagang paiikutin po nila kayo ng maraming tanong po. Tapos sa pag-prepare naman po ng mga documents, dapat po magtanong-tanong din po muna. Huwag pong, kumbaga, huwag po muna magmarunong ba. Kasi ako talagang nagtanong po ako eh. Naghanap po talaga ako ng yun nga po, which is kayo nga po, kung ano-ano po yung pwede kong ipresent, pag walang AOS, ano po yung pwedeng ipalit ko, yung mga gano'n pa, mga PSA. Kaya yun, naging ready naman po. Guys, sana marami kayong natutunan. Kasi, si Nyssa talaga is willing na willing siya mag-share ng experience niya para nga magbigay din aral dun sa inyo. So yun, thank you Nyssa for... Lakasan lang po talaga sir yung loob. Kahit alam mo sa sarili mong ma-offload ka, be confident lang. Talagang lakasan mo lang yung loob mo. Huwag mong iisipin na ay hindi na ako tutuloy kasi offload ako, wala akong AOS. Ex-visit visa na ako, masisilip nila, talagang subukan mo. Ma-offload ka man o makapasa, at least nag-try ka. Actually, maraming katulad mo na ex-OFW nga, nag-worry nga kasi sila. Baka ma-check daw yung record nila. So, yun nga. Na-check nga, sir. Makikita talaga, sir, sa travel history, hindi po makakapagsinungaling. Tsaka ito pa pala, sir, pinanapan po ako ng OWA. Sabi niya, di ba nag-visit visa ka, nag-convert ka ng working visa? O sige, di ba nag-convert ka ng working visa? Member ka pa ba ng OWA? Tapos sabi ko, hindi ko po sigurado, ma'am. Kasi nung 2018 po, visit visa ako, nag-convert ako ng working visa. Then nag-pandemic, then namigay ng ayuda ang OWA. Pero that time, ma'am, nabigyan ako, siguro member pa ako. Tapos sabi naman ni IO number 2, hindi yun ang tinatanong ko, yun tungkol sa ayuda, yung katunayan na member ka. Tapos sabi ko, hindi ko po alam, ma'am eh. May mga email ka ba dyan na nakatunayang member ka? Ay, wala po. O, offload ka. Dahil illegal ka doon, sabi sa akin, IO number 2. Illegal yung pag-work mo doon eh. Hindi ka naka-verified sa OWA tsaka sa Polo, sabi niyang ganun. Dapat po pala, sir, pag once na nag-visit visa ka, tapos nag-convert ka ng working visa, pag once na nakapirma ka na ng kontrata, pupunta po pala dapat agad ng Polo para magpa-verified contract. Para pagdating sa system nila, hindi ka na visit visa na illegal ba? Kumbaga, legal na yung pag-work mo. Yun po yung sabi nila sa akin doon eh. Tama naman. Kasi hindi ko alam dati yun eh. Thank you Nyssa for accepting my invitation. Alam ko maraming matututunan dito yung mga viewers.
Sige, sana na wag ka magsawang sumuporta. Oo naman. I-share ko pa yan. Tsaka, yun, ikaw ang aking bagong kaibigan. Oh, nice to meet you po. Oh. thank you at naging party na ko ng journey mo. Soon, baka magkita rin tayo somewhere else. Oo nga po. Maybe sa Pinas. Thank you Thank you so much. po. Thank you. Thank you.